sumaiyurin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip-silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa na malakas na unos, hinampas na malaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila na matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga rin po sa mga kapatid natin na nasa kanilang tahanan at nakikisa sa banal na misang ito. Si San Tomas de Aquino raw po, habang nagdadasal sa isang simbahan sa Naples, sa harap ng crucifix, ang Panginoon daw ay bigla nang usap sa kanya. At ang sabi ng Panginoon, Jesus, marami kang mahuhusay na isinulat tungkol sa akin. Anong gantimpala ang gusto mo? Sabi raw ni Santo Tomas, "Wala po, Panginoon, maliban sa iyo." Wala po, Panginoon, maliban sa iyo. Ito ang pinagtayaan ni Santo Tomas ng kanyang talino, ng kanyang lakas, ng kanyang buhay. Wala nang iba. Kung bakit niya natiis na manatiling malinis, chaste, paano niya ipinagtabuyan ang babaeng bayaran sa kanyang kwarto na inilagay ng kanyang pinsan bilang trap para siya umalis sa kanyang buhay reliyoso, ay dahil kay Jesus na kanyang iniibig. Bakit niya nagawa na maging matyaga sa pananalangin at sabihin na mas marami siyang natutunan, marami siyang nalalama o natutunan at naintindihan kaysa sa pag-aral sa school dahil sa pananalangin, sapagkat nandun yung pag-ibig niya kay Jesus. Ang paghangad na makita sa Jesus, bakit niya na-compose ang napakaraming kanta na ginagamit natin hanggang ngayon, ang Adoro ti Devote, ang Salutaris, at marami pa. During the exposition of the Last Sacrament, it is because of his devotion to his dearly beloved Lord, sa kanyang pinakamamahal na Panginoon. Bakit niya nasulat ang Summa Theologia? Theologiae. Napakaraming volume, napakarami, sapagkat masidhi ang kanyang paghahangad na lubusan makilala ang kanyang Panginoon. Ito ang pinagtatayaan ni Santo Tomas. Ito ang pananampalataya. Pag sinabing tayo sumasampalataya, tayo'y nagtataya. Nagbibigay tayo ng sarili natin sapagkat naniniwala tayo sa Panginoon na minamahal natin, na nagmamahal sa atin ng lubos. Na bagamat hindi pa natin nakikita, sabi nga ni San Pablo, pero naniniwala tayong may katiyakan na itong inaasam natin ay may katuparan. Hindi gaya ng pagtataya sa sugal na 50-50 lang.
Maari ka manalo, maari ka matalo. Pero pag nagtaya tayo sa Panginoon, may tiyak, may katiyakan ang ating tagumpay. Sapagkat sandaling niyakap tayo ng Diyos, yayakapin niya tayo ng buong buo at hindi tayo bibitawan. Ito yung hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga lagad during the time na sila'y nakalulan sa bangka at tinampas sa malakas na alon. Kaya sabi ni Jesus dun sa mga lagad, nung siya'y ginising, dahil natatakot silang baka sila'y malubog na, sabi ni Jesus, after na matapos na patahimikin ang hangin at ang unos, ang malakas na alon, wala pa rin ba kayong pananalig? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa rin ba kayo naniniwala? Sana tayo pong mga Kristiyano, mapagsikapan natin na palaguin, pausbungin ang pananalig nito sa pamamagitan ating mga pagtataya kay Jesus, sapagkat alam natin na mahal tayo ni Jesus. May mga pagkukulang tayo, meron tayong mga kahinaan, pero sana patuloy natin na ibigay ang ating sarili. Ganito tayo magtaya. Tularan natin ang pagtataya ni Santo Tomas de Aquino, buong buo ng kanyang sarili sa Diyos.